pollen yun. Yung para sa dulo merong powder, pollen yan. Ganyan din ang sa bayabas, sa makopa, ano pa ibang ganyang itsura. Puno ng pollen yan. So gano'n natin siya papakinabangan, yung bees. Kaya dito, ang title namin, To Be or Not to Be. Siguro ako, I was born to be. Kasi wala yan sa ano ko dati, wala yan sa utak ko dati, pero dito pa rin ako napunta. Ano kasi, yung gumagawa na kami ng cosmetic products, ako yung namimili sa labas. Ako yung umiikot. Pero, tatlong taon na lang ako namimili, wala talaga akong interest mag-alaga. Sabi ko, yan, nangiisting sa inyo na lang yan. Gagawa na lang ako ng produkto ko. Pero, doon ko nakuha na kailangan pala. Para maging sustainable yung hanap buhay, tsaka, pati na rin yung ating pagkain. Paano ako gagawa ng produkto kung gutom ako? So, doon kami nagsimula. At ang tumulong sa akin, ito pala si Arsenio Fuentes, yung aking beekeeper. Ayaw pa, para makilala ka. Yan. Siya ang tumulong sa akin. Kala ko, pagdating niya dito sa Maynila, uuwi din. Kasi pagdating niya doon sa site namin, sabi, pinakauna niya sinabi sa akin, Sir, bubag pala to. Sabi ko, patay, uuwi nga to. Hindi nga ako tutulungan to. Tsaka, sa kanila, takot sila sa bees. Ayaw niya lumapit sa bees. Kaya pinakauna kong pinakita sa kanya na hindi tayo dapat matakot. Kasi yung bees, kasama nga natin siya, katulong natin siya. Siya yung magpapa-abante sa atin. Kaya maganda naman yung naging resulta, ilang taon na kami magkasama. Nasa likod si Perry Mateo, kasama rin namin. So eto, kagaya ng pinopromote ng Spread Organic Agriculture in the Philippines, etong beekeeping ang magkompleto sa buong cycle natin. Merong nagtuturo ng farming,